Yet ito eh, kasi ito ang collective stand ng mga abogado. And all lawyers, di ba sir, obliged ang lahat ng lawyers to become members or of the IBP? Yes. Is that a compulsory group ng mga lawyers? Yes, the Integrated Bar of the Philippines is a compulsory mandatory organization for all lawyers in the land. And the president is a lawyer. Correct. Oo. So he's also our member. At one point, member din siya. Tama. Hanggang ngayon, partner, member siya kasi hanggang ngayon, lawyer naman siya eh. Pero hindi ko mag-gets kasi bakit ganun. Kung lawyer din siya, at lawyer din kayo, at lawyers din yun sa PBA, iba-iba kayong interpretasyon ng ano, ng batas o talagang bakit? Katigasan na lang ng ulo. Patigasan na lang ito, attorney. Bakit parang ibang konstitusyon yata ang nababasa ng ibang panig? Kaya po, mayroong Supreme Court po. May courts tayo at may Supreme Court na siyang final arbiter nung kung meron mang ambiguity sa batas, meron mang pagkakaiba ng interpretation. Kasi sabi nga nila po, kung may 100 lawyers, meron daw 100, posibleng 100 din na interpretation. Correct. Just ko po. Because our laws, meron din naman talagang need for interpretation. No? And but we have our courts and we have our Supreme Court, which is the last resort, and siya yung pinaka final arbiter to say what the law means. And in this instance, there's already jurisprudence. Correct. Yun ang sasabihin ko. Pero may ano na eh, may decision na eh. Kumbaga nangyari na yan dati. Oo, na napag-decision na. Ngayon, are you of the opinion na pwedeng purasahin niya ng Senado? Ibig sabihin, ipa-contempt nila pag ayaw ng isang miyembro ng executive na dumalo, pwede bang ipa-aresto ng Senado yun? I believe so because that is the within the power of Congress and that is the import of the decision of the Supreme Court na hindi mapipigilan yung pag-exercise ng Congress, ng Senate or ng House of this power to conduct legislative inquiries, and they can only effectively do so if they can get information from resource persons. No? Opo. Pero sinabihan din niya po ang pulis at militar. Yan. Tama. Huwag niyo sundin. Huwag niyo sundin yan. Huwag niyo pakinggan yan. Sabi niya ganun. So, sino huhuli dito sa mga iko-contempt nila? That's the unfortunate part, no? Kasi dito, masusubukan talaga yung resolve ng ating mga public officials, whether they follow the law or not. But we have guidance from our Supreme Court as to what the law means in this particular circumstance, and we know that this is a constitutional mandate and responsibility of Congress, and being a constitutional power, and in it is lawful, then it should be followed by the law enforcers, no? Okay. Hindi ba pwedeng sabihin sabi ng presidente na babastos kasi ang mga taga-executive na nandun at saka yung utos na yon para lang sa specific hearing. Yung hearing lang na yan. Any other Senate hearings, pwede. Executive officials can attend. Hindi ba pwede ganun lang? Yeah, I think it has the same effect because it still hampers the power of the Senate to conduct legislative inquiry in aid of legislation. Kahit in this one instance lang. But still, it's a violation of constitutional provision. Okay. So, payo nyo, iatras. Iatras na lang ng presidente yan. Yun ang payo ng IBP. Yes, we urge the that's why in our statement, we urge the president to reconsider this directive because as he mentioned during one of his speech, that there might be a crisis. Crisis. And we do not, that is the last thing that our country needs. Panyero, pakipaliwanag mo nga yung sinasabi yan na crisis na yan. Anong ibig sabihin pagka sinabi magkakaroon ng crisis? I think yung question niyo po kanina, Madam Doris, no, na sinabi niya doon sa statement niya na, sige, kung ano niyo, so sino papadala niyo yung share, yung sergeant at arms niyo, tapos di naman niya kaya, so anong gagawin niyo? Mga pulis, sasabihan ko. So, may ipit nga dito pati yung mga
mga ano natin, yung mga civil servants natin on the ground. So kaya sabi kanina, it will resolve their the integrity of our civil servants if will they follow the law. This instance. Kaya lang, we know na they will also invoke that there's also a chain of command. So, yan, magiging, magkakaroon talaga ng crisis. So, especially that we're in a pandemic, it's the last thing that we need. No? Sorry, ilaw dito. Opo, opo.